nire-ready lang ho kayo. Kung bakit malungkot ang dinadaanan mo ngayon, yung movie mo ngayon, movie in the making. Kasi after some time, dahil buhay mo yan, sigurado, blockbuster yan paglabas ng movie mo. Team Unified! Kamusta na kayo? Alam ko, nami-miss nyo na ako. Huwag kayong mag-alala, nami-miss ko na din kayo. Diba? Bago ako magsimula, pwede ba nating bigyan ng umuulang palakpak yung nasa itaas? Kasi hindi tayo mabubuo kung hindi dahil sa Kanya. Hindi tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon kundi dahil sa Kanya. And dahil sa Kanya, buo tayo ngayong araw na to. Okay po? So, palakpakan natin. Anyway, bago pa ako bumao ng gusto at sa aking gigil na magsalita para sa inyo, pwede ba natin na i-greet ang ating mga members sa iba't ibang parte ng mundo? Simulan muna natin sa Team Unified Luzon! Kamusta na kayo dyan? Di ba? Visayas! Mindanao! Di ba? At paulanan natin ng palakpak ang mga Team Unified natin sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, UAE, Taiwan, and syempre, ang Europe. Palakpakan natin. At palakpakan natin ang bawat isa ngayong araw na to. Ay, grabe, no? Hindi magkasabot-sabot yung ligaya at tuwa ko ngayong araw na to. Kasi, alam mo yun, in spite of the hurdles na dinaanan natin all throughout these pandemic times, buo pa rin ho tayo. Diba? Live and kicking. Sabi nga nila, PKP pa rin ang commitment ng bawat isa. Kaya lang naman sa totoo lang po, yung pandemic po, yung impact sa lahat ng tao, napakalaki po talaga. Di ba? Like for example na lang sa akin, mga kaibigan, na dumating yung pandemic. Sa totoo lang, nung first day na dumating yung pandemic, alam mo, na-realize ko nung sabi ko, wow, pandemic, tonto ako. Kasi sabi ko, marami na akong magagawa. Ano yung magagawa ko? Yung mga hindi ko magawa dati, kasi busy ako, dahil pandemic, sabi ko, magagawa ko na. Sabi ko, makakapanood na ako ng TV tuloy-tuloy. Makakapagpahinga na akong tuloy-tuloy. Wala na mamumulit sa akin. Alam mo, sa totoo lang, yun yung naisip ko nung first week na pandemic. Pero alam mo, pag pala ang tao, natambay na ng isang linggo, okay pa. Pangalawang linggo, medyo okay pa. Pero pag pala isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, Diyos ko, lahat pala tayo ay na-stress na. Kasi alam mo bakit? Kasi doon natin ramdaman yung epekto pag yung tao pala walang ginagawa. Nababagot pala siya. Nako niyo po, katulad sa akin mga kaibigan, actually, nung dumating pandemic, sabi ko nga sa inyo, masaya ako noong una, pero nung lumipas ang isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, at buwan na inabot, malaki na pong epekto sa akin. Doon ko po na-realize na mas masarap palang maging busy, mas masarap palang maraming gawin, kasi alam mo bakit, mas nagiging colorful yung buhay ko. And sa totoo lang po, sa rami ng pangyayari sa buhay natin itong pandemic na to, marami hong nag-clash. Ano nag-clash? Sumadsad po bigla yung mga pangarap at plano nila sa kanilang mga buhay. Katulad na lang po ngayon, di ba? Marami ho tayong kasamahan na bago po dumating yung pandemic sa kanila, lahat po normal, di ba? Feeling nila, yung status ko nila, okay na.
feeling nila, yung situation nila, yun na yung tamang direksyon. Pero nung dumating ho pandemic, lahat ng plano nila, lahat ho yun, nag-iba. Bakit nga po? Kasi, yung epekto pala ng pandemic, yung tama niya sa buong buhay ng tao, eh napakalaki po talaga. Alam mo, sa totoo lang po, dahil po sa impact nitong pandemic na dumating sa buhay natin, marami po, bago mag-pandemic, nakaplano na yung mga gagawin nila para paangatin ang buhay nila, para tuparin ang mga pangarap nila, pero nung dumating po yung pandemic, ang nangyari po, na-dismantle sila lahat. At marami po ngayong panahon na to, sa totoo lang, hindi ho alam ko anong gagawin. Hindi ho alam saan pupunta. Marami pong mga negosyo, dating sikat na sikat, ngayon po, nagsasara, di ba? Nagre-retrench. Guys, yung epekto ho ng pandemic sa buhay ng tao ngayon, eh nagkaroon po ng malaking impact talaga. Kaya sa totoo lang mga kaibigan, no? Meron akong tatlong bagay na nirealize nang dumating tong pandemic sa buhay natin. Let's redefine what is normal in our life. Dati, gigising ka, papasok ka, hahataw ka, tatrabaho ka, papahinga, pasyal konti, uuwi ka na naman, the next week, papasok ka na naman, uuwi. Same routine ang nangyari sa'yo. Feeling mo normal na kasi lahat nakakasana sa buhay mo. Nakuha niyo po. Ngayon mga kaibigan, naiba ho lahat. Nagkaroon ho ng pagbabago. Bakit ho nagkaroon ng pagbabago? Kasi nung dumating yung pandemic, yung kala mo normal mo, ngayon ho, abnormal na. Kasi ngayon ho, ang normal, normal na nawawala ng trabaho, normal na nawawala ng kita, normal na nawalan ka ng direksyon. At yung normal pong isa, babaguhin mo ba ang iyong desisyon? Nako niyo po. Mga kaibigan, ako po, dumating sa ganitong sitwasyon, siguro pareho tayo. Ano na ba talaga yung normal sa buhay natin ngayon? Kasi po, sa akin, yung normal na po ngayon, eto na, katuloy nitong event natin na to. Sa totoo lang po, nahihirapan ako mag-adjust nung una, pero wala ho akong choice. Bakit? Kasi kailangan ko pong sabayan kung ano po yung normal. Ano yung normal? Normal na po ngayon na nagmi-meeting ang bawat tao, magkalayo sa ibang lugar. Normal na po na nagmi-meet sila online. Normal na lahat ng presentation online. Everything po, pati work ngayon, lahat po, virtual na. So, anong point mga kaibigan? Ito na po yung new normal sa buhay natin. So, anong punto? Kung pilit mo pang babalikan, yung feeling mo normal nung araw bago mag-pandemic, sad to say, hindi na po siya ang normal. Kasi ang normal ho ngayon, kung ano yung current na nakikita mo ngayon, ito na po yung normal na kailangan mong tanggapin, na kailangan mong panindigan, at kailangan mong desisyonan. Kasi pag hindi ka magde-decide, may stuck ka sa dating normal. Kasi yung dating normal, yan na ang pumapatay sa pangarap mo. Kasi yung bagong normal na kailangan mong harapin, kailangan mong mag-decide. Kasi pag hindi ka nag-decide, sumabay, kaibigan, mapag-iiwanan ka. Ako mga kaibigan, nag-decide po ako. At alam ko lahat ng nasa event na to, ngayong araw na to, nag-decide ka na din na gusto mong baguhin at sumabay sa bagong normal na sitwasyon ng buhay. Kaibigan, you need to step up. Kasi kung hindi ka mag-step up, makita mo sarili mo na pag-iiwanan ka na at na-stranded ka na. Kaibigan, ayoko mangyari sa iyon. Kaya kami nandito ngayon, di ba? Gusto namin magising lahat ng tao ngayong araw na to. Para saan? Para sumabay kung ano yung dapat gawin sa bagong normal sa buhay ng tao. Huwag mo nasahan yung luma kasi maiiwanan ka. Kasi ito na yung normal. Kaya pagsasabay ka sa amin, di ba? Humawak ka lang na mahigpit. Hinding-hindi ka namin iiwan. Huwag ka lang masyado malikot kasi baka malaglag ka
Sabi nga eh, kung pwede mong itali ang sarili mo sa pagbiyahe namin sa bagong normal, isasama ka namin sa himpapawid kasama ng mga pangarap natin. Ako niyo po, may kwento ko. May isang tribo. Itong tribo na to, siyempre may pinuno sila, di ba? So, kung sino yung pinuno doon sa lugar nila, lagi nilang pinapakinggan, sinusunod, kasi nga siya yung nagli-lead doon sa tribo nila, no? And one day, napabalita sa tribo nila na may mga grupo ng mananakop, di ba? Itong grupo ng mananakop na daw na to, eh, pumapatay, kumakain ng mga tao. So, ito yung pinamalita ng kanilang pinuno ng tribo na to. So, yung mga tao natakot, di ba? Kasi nga, ayaw nilang makain sila or mapatay sila. Kaya ang sabi ng pinuno, wag natin silang papasukin dito. Kasi kakainin nila tayo at papatayin nila tayo. So, sinunod nila yung sinabi ng kanilang pinuno. So, lumipat ang 1 buwan, 2 buwan, taon. Then, dumating na naman pagkakataon, di ba? Dahil nga sinusunod nila ang kanilang pinuno, nagbago yung patakaran. Tumaas yung mga bayarin nilang ganito, nagkaroon ng mga ibang mga taxes, Kaya lang, dahil nga ito daw yung tamang direksyon ng kanilang tribo, wala silang choice. Sinunod nila ang kanilang pinuno. And one day, gano'n na naman, bigla na lang napabalita na mayroong darating na mananakop. At ang mananakop na to, gano'n ulit. Papatayin sila, di ba? Gagawin silang alipin, di ba? Kaya natakot na naman ang mga tao sa tribo na yon at sinunod na naman nila ang sinabi ng kanilang pinuno. Lumipos ang 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, at maraming taon at dumating yung pagkakataon, di ba? Dahil nga sa pamamalakad ng kanilang pinuno, dahil feeling nila, yun na talaga yung dapat nilang sundan, nahihirapan na sila, ang dami nang nagugutom sa kanila kasi sa dami na ng mga pinababayaran sa kanila ng kanilang pinuno. Kaya lang, dahil yun na nga yung sinusunod nila, yung pinuno nila, so wala silang choice. Di ba? Kaya lang, lahat ho may tinatawag na katapusan. Dumating yung araw sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit ang kanilang pinuno at siya ay namatay. Kaya lang, nung namatay ho siya, hindi ho siya nakapag-delegate kung sino yung pagpapasahan niya na kanyang trono dahil nga po, piling niya, endless yung kanyang buhay. At dumating na ang araw ng kinatatakutan ng tribo na ito. Sila po ay pinasok at sila po ay kinakabahan sa mangyayari dahil nga po ito yung kwento ng kanilang pinuno. Pero alam niyo ho ba ang nangyari? After that, nagkaroon po ng trading, barter, nagkaroon po ng improvement, nagkaroon po ng magandang pag-uusap, at doon ho nila na-realize na hindi pala totoo yung sinasabi ng kanilang pinuno. Kasi nung dumating po yung mananakop, nagkaroon po ng development, nagkaroon ng adjustment, nagkaroon po ng growth, at naging maganda po ang buhay ng mga tao sa tribo. Anong moral of the story po, mga kaibigan? Irerelay ko lang po doon sa sinasabi natin kaninang ano ba talaga yung normal sa buhay natin. Mga kaibigan, katulad po ng sinabi sa inyo, we need to adapt sa change. Kasi kahit anong pigil po natin na baguhin kung ano tayo, pero kung direction mo, mabago ang buhay mo, wala kang choice. You need to adjust now. Kasi sooner or later, kahit anong pigil mo, darating yung panahon na sasabay at sasabay ka. Anong gusto mo? Maiwanan ka o isa ka sa nauuna? Mga kaibigan, ngayong araw na to, nag-decide po ako. At alam ko, sa buong mundo right now, nakasama namin ngayong rally na to, ikaw. Oo, ikaw nga. Alam ko, kaya nandito ka sa event na to, kasi isa ka sa mga tao na nag-decide
nababaguhin mo na ang direksyon ng buhay mo. Grabe. Ramdam na ramdam ko po mga kaibigan, ang gigil nyo habang nagsasalita po ako rito. Kasi alam ko kung anong pakiramdam ko, anong nasa katawan ko, anong gigil meron ako, alam ko, ito rin ang gigil mo para baguhin ang buhay mo. Okay? So, number two, you have to see the big picture. Ano yung mga kaibigan, big picture na yan? Diba? Maraming tao na stress dahil sa pandemic. Ulitin ko, isa rin ako sa mga tao na stress dahil sa pandemic. Pero yan yung mga kaibigan, bakit ba dumating tong pandemic na to? Ano ba talagang dahilan bakit dumating tong pandemic na to? Meron bang nakakaalam na darating tong pandemic na to? Wala mga kaibigan. Wala nakakita ng big picture sa pagdating ng pandemic na to. Kaibigan, lahat na shock, lahat na stun, lahat na lito, hindi alam ko anong gagawin. But you need to see the big picture. Diba? Marami sa atin, feeling okay na. Feeling nila, established na sila. Feeling nila, settled na sila. Marami akong kaibigan nung araw, pag kinakausap ko, ay pare, hindi ako pang networking. Ah pare, hindi ko yan linya. Ay pare, it's not my cup of tea. Most of my friends, when I tell them about my business, di ba? Parang ikaw. Ay, hindi pala ikaw. Yung katabi mo. Chos! Ang tamaan, batubos sa langit. Tamaan, bukol. Oo, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Dapat ka lang talagang tamaan para magising ka na. Mga kaibigan, kailangan mo po makita na ano, yung pandemic kaya po dumating sa buhay natin to para lahat tayo magising at ma-realize natin na meron pa palang mas maganda! Meron pa palang mas okay! Meron pa palang pagbabago na pwede maganap sa buhay mo. Oo, sa buhay mo. Kasi ngayong araw na to, ngayong panahon na to, marami sa atin natuto na, na-develop na, nakita na nila yung bagay na pwedeng mangyari sa kanila nung araw na hindi nila nakikita. Ano sabi sa Forbes? Magkakaroon ng additional, di ba? 10 million new business ideas na lalabas sa panahon ng pandemic. And good news dyan, alam ko, ikaw, oo, ikaw, kasama ka sa mga bagong negosyante na magra-rise up sa panahon ng pandemic. Kasi bakit? Nagising ka na meron ka palang potensyal na matagal mo nang dapat nilabas, kaya lang hindi mo pa nalalabas kasi nakulong ka. You need to see the big picture. Kaibigan, you need to see anong potensyal meron ka. And alam ko, kaya kasama ka namin ngayong araw na to. Kasi nanggigigil ka na! Hindi ka na mapakali! Kasi ramdam mo na yung buhay mo magsisimula ng magbago simula sa araw na to. Nako niyo po? Grabe ba? Alam ko, grabe. Kasi ramdam ko kayo. Malayo man kayo sa pwesto ko ngayon. Pero ang lapit ng pakiramdam ko sa inyo kasi naramdaman ko ngayong araw na to, maraming nang gigigil at hindi na mapakali kasi gusto nyo nilang simulan ang pagbabago ng buhay nila. Congratulations no, sa inyo lahat. May share ako sa inyo. Mayroon dalawang magkaibigan. Itong magkaibigan na to, bata pa sila, magkaibigan na sila. Alam mo, nakaupo sila sa isang bridge, no? Ngayon yung bridge na yon, yung kinakaharap nila, meron silang nakikitang forest. Tinanong yung isang kaibigan niya, di ba? Sabi niya, pare, ano nakikita mo dyan? Habang kumukuya-kuya-kuya pa isa at pumipito-pito pa. Sabi niya, ito? Siyempre, nasarap sila ng forest, di ba? Sabi niya,
forest. Masukal. Nakakatakot. Sabi niya, habang nguwingising-ising kaibigan niya, bigla siyang tinanong, bakit mo na itanong? Kasi ako pare, meron din ako nakikita. Sabi niya, ano nakikita mo? Sabi niya, vast resources. Grabe to. Itong kagubatan na to, pag na-develop to, pag na-mine natin to, grabe ang yaman na ibibigay nito. Imaginein mo ah, dalawang magkaibigan, sabay silang ng paglaki, pero magkaibigan, magkaiba sila ng perspective. Marami sa atin, kaya yung iba, na-delay yung pagyaman, na-delay yung pag-asenso, kasi laging magkaiba sa atin yung perspective. Pero kung i-analyze mo, pwede naman palang pareho tayo ng tingin, kaya lang minsan walang nagpupush sa'yo or nag-decide ka na mag-settle kung nasaan yung posisyon mo. Bakit? Kasi kinakabahan ka, natatakot ka, ninenervyos ka. Nako niyo po, tandaan niyo po, sa buhay natin, sabi nga nila, para yung mamang ka, para magbago ang buhay mo. Di baling wala kang pera. Di baling wala kang tinapos. Di baling kulang ka kung saan man dapat kulangin. Pero ang dapat meron ka para lumaban sa buhay, kaibigan, lakas lang ng loob. Kaibigan, kung lalakasan mo ang loob mo ngayon at magdedesisyon kang lumaban para sa pangarap mo, ngayon pa lang, I congratulate you. Kasi may pandemic man na dumating sa buhay mo, pag nakita mo yung big picture, yung bagay na pwedeng mangyari sa'yo, pag nag-step up ka, pag humakbang ka para sa pangarap mo, kaibigan, hindi ka pa nakakalayo, hindi ka pa nakakarating, kaibigan, dahil sinimulan mo nang mag-decide to take the course to change your life, ngayon pa lang mga kaibigan, I will congratulate you kasi lahat ng nakarating sa dulo, nagsimula yan, humakbang. Kaya kung hakbang ka ngayong araw na to, kaibigan, kung nandito kami ngayon, dito ka rin pupunta. Mga kaibigan, congratulations po sa lahat na magde-decide ngayong araw na to. Okay? Number 3. Be the change you want to see. Anong point mga kaibigan na itong pangatlo na to? Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, sa mga tao na kapaligid sa'yo, di ba? Kailangan mong magsimula sa sarili mo. Ako po mga kaibigan, sa totoo lang po, no, huwag na tayong lumayo. Galing po ako sa mahirap na pamilya, di ba? Walo kami magkakapatid, problema lagi pera, problema pantisyon, lahat po problema. Alam mo, maraming tao nung nagsisimula po ko, lahat sila kontra. Lahat sila, hindi ko maintindihan kung kaibigan ko talaga itong mga to. Hindi ko alam kung ano ba sila sa buhay ko. Pero lahat po sila, ang sinasabi sa akin, hindi ko kaya. Kaibigan, baka meron ka rin mga tao sa tapaligid mo na gano'n ang sinasabi sa'yo. Hindi mo kaya yan, hindi mo mararating yan, pang mga ganitong tao lang yan. Mga kaibigan, huwag kang maniwala sa kanila. Kasi ang pagbabago ng tao, nagaganap po yan sa desisyon mo kung gusto mong baguhin ang buhay mo. Kaibigan, ako po, dahil nag-decide po ako, di ba? Nalabanan ang sitwasyon sa buhay ko. Kaibigan, nandito po ako ngayon. Sa rami ng frustration, rejection na dinaanan ko sa buhay ko, kaya lang mga kaibigan, hindi, sabi ko, walang ibang magde-decide kung babaguhin ko ang course ng buhay ko. Walang iba, kundi ako. May isang bata. Itong bata na to, sabi niya, kasi ano siya, ambitious siya. Sabi niya, gusto kong baguhin yung mundo. Gusto ko ng ganito, 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 ganito. Ang dami niyang gusto. Lumipas ang isang araw, isang buwan, isang taon. Diba? Nagbinata itong lalaki na to. Alam, sabi niya, gusto kong baguhin yung bansa natin. Gusto ko ganito, 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 ganito. Ang dami niyang gustong baguhin. Kaya lang lumipas isang linggo,
isang buwan, isang taon, at lumipas ulit ang maraming taon. At itong bata na to ay naging pamilyado na po. At dumating yung pagkakataon, dahil na siya naging pamilyado, di ba? Dumating yung punto na malapit na po siyang mamatay. At habang po siyang nakaratay, gusto pa rin niya hong baguhin yung mundo. Kaya lang po, bigla niya hong sinabi nung siya ay nakaratay na at malapit ng malagutan ng hininga, ang sabi niya po ganito, dapat pala ang una kong binago ay ang sarili ko. Kasi pag binago ko yung sarili ko, maapektuhan ko pala yung pamilya ko. Yung isang pamilya pala, isang party pala siya ng community. At ang isang community, party na isang bansa. At ang buong mundo, binubuo ng mga bansa. So, anong point mga kaibigan? Kung gusto mong magbago ang nasa paligid mo, kaibigan, kailangan mo nang magbago ng sarili natin. Simulan ho nating baguhin kung paano tayo mag-isip, paano tayo mag-decide, di ba? Kasi kung sisimulan ho natin sa sarili natin, marami ho tayong tao sa paligid natin na pwede nating maapektuhan. Kaya mga kaibigan, tandaan niyo po, pag nag-decide kang sumama sa amin, kaibigan, marami kang tao na ililid. Maraming tao na aasa sa'yo. Maraming tao na didepende sa'yo. Kaya lang mga kaibigan, paano pag nakita nila na lagi kang kinakabahan, lagi kang nalilito, laging nakita nila undecided ka, kaibigan, paano sila susunod sa'yo? Tanda mo mga kaibigan, huwag mong pakialaman kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo. Tandaan mo, pag namoblema ka sa pera, pag namoblema ka sa buhay, pag nagasakit ka, wala naman silang gagawin eh, titignan ka lang nila, babatiin ka lang nila, pero never ka nilang tutulungan. Kasi alam mo ang punto, ang tao talaga na responsible para sa buhay natin, walang iba kundi sarili natin. Kaya mga kaibigan, ngayong araw na to, di ba? Kailangan ka mag-take charge sa buhay mo. Kasi kung hindi ka mag-take charge, magugulat ka one day. Kung ano ka, bago mag-pandemic, after ng pandemic, ganun ka pa rin. Ang nagbago lang, may pandemic sa walang pandemic. Pero yung buhay mo, baka naging worse pa. So, anong point mga kaibigan? Kailangan ka mag-decide. Kasi pag nag-decide ka ngayon, tandaan mo, maraming tao makikita kung paano binuo ang kwento ng buhay mo. Kasi yung buhay natin, ano yan eh, parang movie in the making yan eh. You can make your life very successful or failure, di ba? You can make your story na maging blockbuster. Depende kung paano bubuuin ang kwento ng buhay mo. So, anong point mga kaibigan? Lahat tayo may kanya-kanyang blockbuster na buhay. Pero sa bawat kwento ng tao, ang karakter doon, wala iba, kundi tayo. So dahil tayo pala ang bida, anong gusto mong labas ng iyong pelikula? Blockbuster ba o hindi? Ang desisyon nun, hindi ho sa amin manggagaling. Kami po, guide lang ho kami. Kami po, pwede mag-assist sa'yo. Anong sabi ko lagi sa mga taong nakasalamuha ko? Pwede ka namin tulungang baguhin ang buhay mo. Lahat gagawin namin para sa'yo. Kahit ayaw mo pa, kahit hindi mo pa kailangan, ibibigay na namin sa'yo. Kasi alam namin ito ang kailangan mo. Pero ang totoo, lahat ng gagawin namin para sa'yo, kahit mag-tumbling pa kami, 5% lang to ng pwedeng mangyari sa buhay mo. Kasi yung 95% of who you become, it depends on you. Your decision, whether you want to change your life or not. So ang choice, wala ko sa amin. Ang choice, nasa'yo. Ngayong araw na to, sino sa inyo magde-decide to take charge para baguhin ang buhay niya? Sino sa inyo ngayong araw na to ang nararamdaman
na babaguhin ang buhay niya. Kung nasan lupalob ka man ng mundo, tumayo ka! Kaibigan, kung habang nagsasalita ako rito, nagraradiate sa iyo yung sinasabi ko. Ngayon pa lang, congratulations. Ilista mo na lahat ang pangarap mo, pati pangarap ng kapitbahay mo, kasi sigurado, ikaw ang makakakuha ng mga ito. Palakpakan natin ang bawat isa. Grabe. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumalayo na ako sa pwesto. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Actually, nag-uumapaw yung damdamin ko na magsalita sa harapan nyo. Sa totoo lang po, kung bakit ako ganito, kasi yung yaman po ni Unified, yun nangyari po sa Unified. Hindi ko po talagawa mag-isa. Kaya ganito na lang po yung word of encouragement ko sa lahat ng tao na nakikinig ngayong araw na to. Kasi we can be part of your success. We can be part of your blockbuster movie. Kaya lang mga kaibigan, you need to act now. Ako niyo po? Because the journey to 1,000 miles begins with a single step. So if you decide to lead today, if you decide to take the course of your life, kaibigan, medyo may matagal sa iba. Baka yung iba, medyo sobrang tagal. Huwag na huwag mo lang i-compare ang sarili mo sa ibang tao. Kasi bawat tao, magkakaiba po yan ng sitwasyon. Pero tandaan mo, magkakaiba man tayo ng pinanggalingan, magkakaiba man tayo ng tinapos, magkakaiba man tayo ng lahi. Pero isa lang ho ang pupuntahan natin. Kasi ang buhay, parang racetrack po yan. Sabi nga eh, pag pinitik ang gatilyo, pag tunog ng gatilyo, may matuling tumakbo, may mabagal, may sobrang bagal, meron pa nga na pilayan ng kabayo. Pero kahit mapigilan or mapilayan ng kabayo, pwede mo pa rin hilahin yan para tapusin ang karera. So, ng point mga kaibigan, hindi pinag-uusapan kung mabilis o mabagal, kasi yung pagbilis at pagbagal para sa finish line, nakadepende po yan sa decision mo kung bibilisan mo o babagalan mo. Kasi po, ang may hawak ng silinyador para bumilis ka, bumagal, walang iba kundi ikaw. Kaya sabi nga nila, bakit ba laging tinatanong kung bakit ka dapat mag-decide? Bakit ba ako dapat mag-decide, Sir Manny? Bakit ba ako dapat lumaban? Bakit ba ako dapat sumabay? Kasi mga kaibigan, kung bakit ka sasabay, kasi ang lupo ng Unified ngayon, nagmamadali po kami lahat para tuparin ang mga pangarap namin. Kaya kung sasabay ka, ako nagsabi sa iyo, huwag ka lang malikot. Pagdating namin sa mga pangarap namin, sigurado, nauna man kami dumating, o medyo may nauna sa iyo, pero sa di kalayuan, minamasdan ka namin paano mo tinatapos ang biyahe ng pangarap mo. Maganda man ang kwento o pangit, isa lang sabihin namin, tinapos mo ang biyahe ng pangarap mo. Nako niyo po? Kaya, grabe po, sa lahat ngayong araw na to, congratulations po sa mga taong magde-decide na babaguhin ang buhay niya. Okay? So, panghuli, meron akong kwento. Gusto niyo naman ng kwento? Oo. Maring iba alam na itong kwento na to, pero hindi ko pwede hindi maikwento itong kwento na to. Nako niyo po. Ang kwento na to ay tungkol sa agila at mga pato. May mga grupo ng pato. Itong mga pato na to, tuwing umaga, titingla sila sa langit at nakikita nilang may mga lumilipad-lipad sa impapawid. Ang nakapagpukaw ng kanilang atensyon ay yung mga agila. Ang sabi ng mga pato, wow, grabe talaga itong mga agila na to. Ang tatayog ng lipad nila. Grabe. Paano kaya tayo makakalipad ng ganyan? Paano kaya tayo magiging agila? Alam mo, halos sa lumipas na mga araw, pinapangarap na lang lumipad na parang agila. One day, dumating yung opportunity
na nabigyan sila ng chance. Di ba? Naturuan na mga agila, paano sila lilipad na parang agila. Lahat sila excited. Lahat sila tuwan-tuwa. Nung inalok sila, sagot nila, opo, gusto naming matuto paano lumipad na parang agila. Sabi na, sige, magkita tayo sa ganitong araw. Umaga pala, magkita na tayo, tuturuan namin kayong lumipad na parang agila. At dumating na yung araw, natuturuan na silang lumipad na parang agila. Lahat sila masaya-masaya, lahat sila tuwang-tuwa. Eto na, tinuruan na sila paano lumipad ng agila. Bago pa maghapon, good news, itong mga pato na to, natuto silang lumipad na parang agila. Sumasabay na silang mag-glide, di ba? Lumipad ng mataas, katulad ng agila. Sabi na, wow, ang sarap palang lumipad talaga ng parang agila. Pinapangarap lang namin to dati. Ngayon, totoo na, lumipad na kami na parang agila. So sa paglipad nila, inabot na sila ng hapon at dumapo na yung agila at sila'y kinausap ulit. Sabi sa kanila, oh, kami uuwi na kasi magagabi na. Sabi nila, salamat po agila, salamat po sa inyo at tinuruan nyo kaming lumipad na parang agila. After that, lumipad, binukan ng agila ang kanilang pakpak at sila'y lumipad na ulit na pagkatayog-tayog. At sabi ng mga pato, wow, grabe talaga ang mga agila. Pag lumipad sila, pagkatayog-tayog. At nawala na sa kanilang paningin ang mga agila. At sabi ng mga pato, tara, tayo umuwi na at gabi na. At sila'y nagsimulang maglakad papauwi sa kanilang tahanan. Anong moral of the story, mga kaibigan? Today, we teach you, di ba? We share to you how to spread your wings. Di ba? We tell you stories and inspire you to make a decision to yourself. We teach you how to fly today. But at the end of the day, the person who will decide whether you will fly high just like us or you will just walk, it's not us. It's you. So tonight, you need to make a big decision whether you will follow us or not. Pero mga kaibigan, alam ko po, ngayong gabi na to, many of you tonight will start to spread your wings and we will fly. I know, you will fly with us para sa pangarap natin. Okay po? So, mga kaibigan, no, I hope you learn something today and na-inspire ko po kayo for a change. Kasi, kung ano man yung kinuwento ko yung araw na to, ito yung mga bagay na ginawa ko po kung bakit po nagbago ang buhay namin. And alam ko po, marami sa inyo ngayong araw na to sasabay sa amin. No? Huwag nyo hong tagalan. Kasi mga kaibigan, ang pinag-uusapan po sa buhay natin ay yung oras. Katulad ho ngayon, nagsimula tayo, katatapos pa lang ho ng Pasko. Magpapasko na, stranded pa rin tayo. Anong point? Ilang tulog na lang mula ngayon, burr na po. Diba? Last burr. Diba? Kamusta ang burr mo? Ngayon, burr na naman. Ano gusto mo? Burrhausen? Guys, the choice is yours. Okay? Gusto kong pasalamatan yung bumuo ng event na to, no? Siyempre, yung support po ng mga uplines. So, hindi ko na ako ibabanggitin lahat. Kilala nyo na po ang bawat isa from our company, no? From your president, no? Thank you po sa suporta na naging successful po itong event natin na to. So sa mga grand uplines, no, sa mga top earners, no, sa network department na walang araw na hindi sinukuan sa akin.
Oh, kilala niyo naman po ako, 'di ba? Masyado pong ano ko, strict, pero malambot naman ako. Kaya lang stricto lang po ako kasi gusto ko maayos po talaga, no? Kay Vice President Jelly Diaz, kasi kay Sir Edmond Mangulabnan, 'di ba? Sila Bong Mangahas, sila dami pa nila eh. Yun na lang tatlo. Pasa yung network group, no? Thank you sa inyo kasi hindi niyo po ako sinukuan. Kilala niyo po na alam niyo na ako, si Manny Pascual. Kasi gusto ko po mag number one tayo. Pasensya na po kayo sa akin kung masyado po akong stricto. Kasi gusto ko po mag number one. Okay, sa mga departments ko, sa marketing group, no? Kahit lagi akong galit dahil gusto ko maganda yung event. Hindi ho mangyayari itong lahat na to kung hindi dahil po sa kanila. Kaya samahan niyo po ako, nabigyan sila ng masigabong palakpakan po. Again, from the bottom of our hearts, maraming salamat po. Sa lahat ng members, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo, at sa lahat, no? Bigyan natin ng ulit ng masigabong palakpakan yung taong nasa itaas. Kasi siya talaga ang gumising sa ating lahat. Siya rin ang nagbigay ng direction sa ating lahat para baguhin ang buhay natin. Palakpakan natin sila. Ang hina naman ng palakpakan nyo, lakasan natin ang palakpak! Thank you po. Thank you sa guidance. Dahil po sa pandemic, eto po kami ngayon. Live and kicking. Okay? So with that, Team Unified! Mabuhay. Bye-bye!